Kamusta mga tropa? Anong balita? In today's episode, let's talk all about Bioman. Pero bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa mga tropa na nag-request ng episode natin ngayon. Pasensya na kung hindi ko kayo kayang isa-isahin sa dami kasi na nag-request. Kaya naman, para sa inyo ang topic natin ngayon. At syempre, pati na rin sa mga nakakamiss sa kanila. Sa totoo lang, noong mga panahon na ipinalabas ito sa ating bansa, sa pagkakaalala ko, kahit hindi ko naman pa naiintindihan ang istorya, ay talagang na-enjoy ko ang panunood nito. Tumatak sa isipan ko syempre ang mga Bioman, si Bio Robo at si Pibo. Maging kung paano sila mag-transform, ay tumatak din sa akin. Napaka-stigma para sa akin ang kanilang fighting scenes, at malamang ganun rin para sa inyo. Sa katunayan nga ng mga panahon na iyon, pagkatapos namin mapanood ang isang episode, mag-aaya na ang mga kaibigan ko na maglaro sa labas. At minsan, pinagtatalunan pa namin kung sinong gusto naming karakter sa mga bida. Ma-share ko lang mga tropa, kaya naging blue ang paborito kong kulay ay dahil kay Blue Tree. Eh kayo ba mga tropa, ano bang mga magagandang alaala nyo sa Bioman? I-share nyo naman, i-comment nyo lang sa baba. Okay mga tropa, balik na tayo sa topic. Ang original title nito ay Kodenshi Bioman at nilikha ito ng Toie. Meron naman itong 51 episodes na ipinalabas sa TV Asahi simula noong February 4, 1984 hanggang January 26, 1985. Ginawan din nila ito ng The Movie na ipinalabas noong July 14, 1984. Una namang ipinalabas ito sa ating bansa sa ABS-CBN simula noong 1987 hanggang 1989 at sunod na ipinalabas sa ABC-13 simula noong 1993 hanggang year 2000. Kilalanin naman natin ang mga bida. Unahin na natin si Ryusuke Sakamoto, ang gumanap bilang Kenichi o Kenny, ang Red One. Dahil na rin sa bioparticles na napunta sa kanya, nagkaroon siya ng kakayahang makipag-usap sa mga hayop at nagamit niya nga ito sa kanyang mga misyon kontra sa mga kalaban. Ang kanyang bio-brain computer ay may kakayahang makatarget ng kalaban gamit ang super electron radar at may armas naman siya na tinatawag na fire sword. Siya naman si Naota Ota, ang gumanap bilang Shingo Takasuge, ang Green 2. Isa siyang race car driver. Isa sa mga magagandang katangian niya ay ang pagiging malapit sa mga bata. Siya ang naatasang magmaneho kay Bio Turbo. Ang kanyang Bio Brain Computer ay may kakayahang gamitin ang Super Electron Scope. Ito ay upang makita ang mga kalaban kapag sila ay nagtatago at nagiging invisible. Armado naman siya ng Hurricane Sword at Green Boomerang. Ang special attack naman niya ay tinatawag na Break Action. Siya naman si Akihito Usuga, ang gumanap bilang Ryo Tanambara, ang Blue Tree. Hilig niya ang water sports at adventurous din siya. Gusto niya ang paglalakbay at dumiskubre ng mga bagong bagay. Dahil na rin sa ilang taon niyang experience sa diving, isa siya sa pinakamaliksi sa grupo. Ang kanyang bio-brain computer ay may kakayahang gamitin ang super electron ear. Kaya nitong ma-detect o marinig ang kilos ng mga kalaban kahit pa ito ay may kalayuan ang distansya sa kanila. Gamit naman niya ang Electsword at ang special attack niya ay Super Sky Diving. Siya si Yuke Yajima, ang gumanap bilang Mika Koizume, ang unang Yellow 4. Isa siyang photographer na nangangarap sumunod sa yapak ng kanyang kapatid na sumakay bilang buhay na. Pangarap niya rin kasing makapunta rin sa African wildlife. Noong una, ayaw pa niyang sumali sa grupo, ngunit nang makita niyang unti-unting inuubos ng mga kalaban, ang mga hayop sa kagubatan ay nagdesisyon din siyang sumali sa grupo. Namatay siya sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya ng kalaban. Nang makakuha ang mga kalaban ng kaunting anti-bioparticles, ay ginawa nila itong pambala sa armas para na nga sa panglaban sa mga Bioman. Nung gamitin na ito ng kalaban ay ang unang tinamaan nga ay si Yellow 4 na agad namang ikinahina ng katawan niya nang dahil nga sa anti-bio particles. Target ng kalaban na barilin silang lahat ngunit hindi sila nagtagumpay sapagkat si Yellow 4 lahat ang sumalo ng anti-bio particles na hanggang sa maubos ito. Isinakripisyo niya ang kanyang sariling buhay. Thunder Sword ang kanyang armas
at ang kanyang special attack ay Strobe Flash. Siya si Sumiko Tanaka, ang gumanap bilang Jun Yabuki, ang ikalawang Yellow 4. Isa siyang Olympic archer. Matapos niyang masaksihan ang labanan sa pagitan ng mga Bioman at kalaban, nagsabi siya na gusto niyang sumali sa grupo. Ngunit tinanggihan nila ito noong una sapagkat nakikita nila sa kanya na hindi pa siya handa sa ganoong kaseryosong labanan. Gayunpaman, dahil na rin sa kanyang katapangan, nalaman ng mga Bioman na ang ninuno ni Jun ay isa sa nabigyan ng bioparticles. Kaya naman technically, karapat dapat talaga siyang makasali sa grupo. Dahil na rin sa kagustuhang sumali ni Jun sa grupo, pinayagan na rin siya ng kanyang squad captain ng Olympic Archery Team na sumali sa grupo ng mga Bioman. Since isa siyang archer, ang ginagamit niyang armas ay tinatawag na Bio Arrow. Siya si Michiko Makino, ang gumanap bilang Hikaru Katsuragi, ang Pink 5. Isa siyang carnival flutist, malambing pero napakalakas. Siya rin ang pinaka-emotional sa grupo. Gamit ang kanyang BioBrain computer, pinapagana nito ang kanyang Super Electron Beamlight. Laser Sword naman ang gamit niyang armas. Tatlo ang kanyang special attacks. Ito ay ang Pink Flash, Pink Barrier, at Spin Chop. Siyempre, kilalanin na din natin si Pibo. Isa siyang android na tagapagbantay ni na BioRobo at BioDragon. Ginawa siya bilang experimental robot habang dinidevelop ang bioparticles. At siya si BioRobo ang umanap sa mga Bioman upang maging isang grupo. Since nung ipalabas nga ang Bioman sa ating bansa, iniba rin nila ang pangalan ng ating mga bida maliban sa pangalawang Yellow 4. Kinechi o Kenny kay Red 1, Sammy kay Green 2, Frankie kay Blue 3, Cassie sa unang Yellow 4, at Kimberly naman para kay Pink 5. Siyempre, kilalanin na rin natin ang mga pangunahing kontrabida. Unahin na natin si Dr. Man. Siya ang supreme ruler ng Neo Empire Gear. Bago pa man siya maging isang cyborg, ay dati na talaga siyang isang doktor na nagngangalang Dr. Hideo Kageyama. Gumawa siya ng mga iba't ibang eksperimento. Maging ang sarili niyang katawan ay ginamit niya rin para dito. Siya rin ang lumikha sa mga mecha clones. Malaki ang galit niya sa sangkatauhan. Kaya naman, gumawa siya ng imperyo upang sakupin ang mundo. Siya naman si Prince. Buong akala niya na anak siya ni Dr. Man. Ngunit kinalaunan, napagalaman din niya na isa lang pala siyang mecha clone. Kinopya lang ni Dr. Man ang itsura ng kanyang nawawalang anak na si Suichi. Siya naman si Mason, ang leader ng The Big Three. Madalas niya rin nakakasagupa si Red One. Siya rin ang nakapatay sa unang Yellow 4 gamit nga ang Bio Killer Gun na naglalaman ng anti-bioparticles. Siya si Farah, isa sa mga Big Three. Madalas siyang nagdi-disguise bilang tao para sa kanyang mga maitim na balak. Gamit naman niya sa pakikipaglaban ang kanyang Farah Firestorm at Farah Kiss. Madalas niyang nakakasagupa sina Yellow 4 at Pink 5. Siya naman si Monster, isa rin sa Big 3. Madalas niyang ginagamit ang kanyang Battle Axe sa pakikipaglaban na kinalaunan ay in-upgrade niya ito sa Black Mace at Iron Paw. Siya si Farah Kit, ang kanang kamay ni Farah. Kadalasan siya ang tumatapos sa mga sinimula ni Farah na mga masasamang gawain. Trivia lang mga tropa, alam niyo ba na siya si Cynthia Luster? Well, sigurado ako na kilalang kilala niyo siya. Sumikat siya noon sa ating bansa at nakagawa ng ilang pelikula. Isa na nga dito ang Once Upon a Time in Manila na ipinalabas noong 1994. Leading man niya dito si Bossing. Pag-usapan naman natin ang pinaka-plot ng Bioman. Ito ang Planet Bio, tahimik at masagana. Ngunit sa di inaasahang pangyayari ay nasira ito, gawa ng isang giyera. At ang dahilan ay ang pagkakadiskubre ng bioparticles. Ang bioparticles ay isang special device. Ginawa ito ng isang grupo ng mga scientist upang magamit sa kapayapaan at improvement ng Planet Bio. Ngunit may mga grupo na tutol dito kaya naman nagresulta ito sa malawakang giyera sa planetang ito. Nagdesisyon ang grupo na nakaimbento ng bioparticles na ipadala ito sa ating mundo
upang maiwasan ang parehong nangyari sa Planet Bio na pili nilang ipadala sa ating mundo, sina Pibo at Bio Robo. Dumating sila sa Japan noong 15th century at pagkatapos nun ay pumili sila ng 5 tao para bigyan ng bioparticles. Pagkaraan ng 500 taon ay muli nilang binigyan ng bioparticles ang 5 descendants ng naunang binigyan nito at sila nga ang naging Bioman team. Ginawa ito ni Pibo at Bio Robo para iligtas ang mundo sa planong pananakop ng Neo Empire Gear na pinamumunuan ni Dr. Man. At bago tayo magtapos mga tropa, gusto ko ring i-share sa inyo ang tungkol kay Yuki Yajima, ang unang gumanap bilang Yellow 4. Malamang ipinagtaka nyo noon ang biglaang pagkawala niya sa show. Medyo nakakapagtaka lang kasi na hanggang sa huling hantungan niya ay naka-costume pa rin siya. Kasama ba talaga ito sa istorya o nagkaroon ng issue sa kanya? At dahil nga curious ako dito, naganap ako ng mga impormasyon o updates tungkol dito. At ito ang aking mga nalaman. May mga rumors na lumabas matapos nga ang biglaang pagkawala ni Yuki. Ito ang mga sumusunod. Una, nung mga panahon na iyon habang lumalabas siya sa Bioman, ay nagtatrabaho din siya sa isang bar. Namiss niya ang mga ibang tapings na ikinagalit naman ng direktor na nauwi sa pag-insulto nito kay Yuki. At pagkatapos nga nun, ay hindi na muli pang nagpakita si Yuki sa tapings. Nung mga panahon na iyon ay alam ng mga kasamahan niya kung nasaan siya. Hinimok pa nga nila na bumalik siya sa show. Sa katunayan nga, maging ang gumanap na paraket na si Cynthia Luster ay bumisita sa kanyang bahay upang personal na kausapin siya na bumalik sa show, ngunit wala rin siyang napala. Ikalawa, ang mababang pasahod sa kanya. Tulad ito sa nangyari kina Austin St. John, Walter Emmanuel Jones at kay Toie Tram sa second season ng Mighty Morphin Power Rangers. Ikatlo ay ang pinag-uusapan ay ang pagsama nito sa kanyang manager. Ikaapat, napabalita rin na siya ay nagdadalang tao. At ang panghuli ay di umano ay namatay siya sa isang aksidente. Tulad nga ng sinabi ko, ito ay mga rumors or speculations lamang. Hanggang ngayon ay wala pang kumpirmasyon kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Please comment down below mga tropa kung may additional info at may correction kayo sa episode natin ngayon. So yun na nga mga tropa, hanggang dito na lang. Kung may topic kayo na gustong i-suggest upang talakayin sa mga susunod na ipapublish ko na videos, mga topic na may kinalaman sa tulad nating mga batang 90s, o di kaya'y mga interesadong bagay, magkomento lang kayo mga tropa sa may comment section. At kung natripan nyo mga tropa ang content na katulad nito, please subscribe to my channel. Pwede rin kayong mag-like at mag-dislike. See you next time. This is Matsuki Mats, signing out.